Let's go, Sagong! Napagkapi na rin po ng kaunti. Back in the track. Mga kapatid. Grabe, lakas eh. Lakas ng hangin. Zero visibility na naman po, mga kapatid. Bagay eh, sanay na naman ang inyong kapatid na ganito. Sanay na sa ganitong panahon. Zero visibility today and I think tomorrow also. Ganito yung mga malimit nung tumira ko sa Al-Ain, United Arab Emirate. Napakaraming runabout, kalalaki ng runabout po sa Al-Ain. Zero visibility, ingat po tayo mga kapatid, yung mga kapatid po at kababayan nating na dito sa New Brunswick, sa Northwestern New Brunswick. Eh, ingat po tayo at napakalakas po ng hangin ngayong araw na ito. At lalo na po mamayang hapon. Nagsaboy si Pugi. Uy, zero visibility. Hindi mo kita. Slowly lang tayo, slowly. Grabe si Manong Lenggot. Kahusay. Na po ng Mars ay grabe po, grabe pa po ang snow. Binubuhan pa ako ni Manong na isa ah, dahil lang po pala ngayon, dahil po Friday the 13th. Tanda lang po tayo sa pagmamaneho. Mga nagmamadali ay overtake na po at malawak po ang aking kaliwa. Naman po overtake, wala naman problema at pagbibigyan naman kayo ni Mandoro. Ako naman po ay napakapagbigay na tao.
Nakakits ang kodli at saka harapan. Metro. Ako bubugahan nitong si Pugi. Manong. Saka pa lang ako makakalaya sa likod niya pag nakakaanan na ako. Pag mag-exit na ako. Saka wala naman sa pulbos iho. Ligo utoy pinaliguan ni Manong si Utoy. Ay malakas pa rin po ang snowstorm dito sa aming lugar at bukas po ay binabalak ko na pumunta sa US border, Canada border, and then exit po tayo ng US border. Dahil kailangan ko pong i-renew yung aking papeles. Nagbago po ang aking isipan na imbis na dito na lang ako sa Edmundston. Edmundston, Madawas ka USA. Mag-exit. Dito na lang po ako mag-exit sa may Woodstock, New Brunswick. Mga 200 plus kilometer po simula po yun sa aking tinitirahan. At dun po ako ay mag-exit sa Yulton, Maine, USA. Sana ay maging maayos ang takbo ng panahon bukas para maganda-ganda naman po ang ating biyahe bukas at dahan-dahan lamang po. Ito po ay pa third time ko na ito po ay ang
pangalawa ko na na pag-exit sa US border. Dati po ay ang unang exit ko po ay sa May St. Stephen, New Brunswick, sa Calais, Maine, USA. That time ay bago pa lang po ako dito sa New Brunswick. Kailangan ko pong mag-exit at gawa ng aking working permit. Ay bago po noon, yung work permit ko na galing ako ng Alberta, nag-change po ako dito ng trabaho sa New Brunswick. Nakuha po ng pinagtatrabuhan kong patsurel. Kami po ay nag-exit sa nasabing border. Subalit kakaabot pa lang po ng aking passport sa US officer. Eh, nagulat na lang po ako na napansin ko na bigla na lang pong pumaligid ang mga officer sa aming sasakyan na truck F-150. Nalibutan po ito at ako po ay nagulat ng gusto sapagkat nakataas po yung mga baril nila. Ngayon eh ako po ay nagulat at ano bang mga nangyayari nang bigla kong naririnig na yung isang officer na papalapit sa akin na sinabi niya na ibaba ko daw yung window. Ngayon binaba ko, sabi niya, "Don't move." Sabi ko, "Why?" Pero hindi na po ako. Ayun lang po ang huli-huli ang kong nasabi. Bawal po kumilos kahit ni daliri o kuko ng aking kamay. Kapagkat ako po ay nabangan ng mga napakalalaking officer ng US border. Ako po ay sobrang na-shock sa mga pangyayari. Kinuha nila ako sa baba at kinuha nila ako sa sasakyan, bumaba, isinandal po ako sa truck at ang mga dalawa ko pong kasamahan na isang Pilipina at ang aking isang HR namin na sumundo sa amin ay tinababa din po. So ako po ay nagtataka at nag-iisip na bakit sila nakapaligid sa amin. Ako ay shock. Nang bigla pong sinabihan ako ng officer na "Don't move." Wala na po akong ginawa kundi hindi na po ako gumalaw. Para na po akong naging manikin. Sinandal po nila ako sa tagiliran ng truck. Kinapaan po nila ako. Pinataas po ang kamay. Kinuha po nila ang aking kamay at ako po ay kanilang ipinosas. At maya-maya po ay mas lumapit pa po ang isa pa ang officer at dalawa po sila. Binitbit po nila ako papuntang opisina ng US border. At doon po ay ni-interrogate nila ako. Marami silang mga katanungan na kailangan kong dapat na sagutin. At bawat question nila ay sinasagot ko naman ng tama. At mga sadyang mga nangyari sa akin nung nandito ako sa Canada. Oh man, hindi kita. Oh man.
din minuga. Novelty kampanong isang manong. Talagang pulbos, iho. Walang nagawa. Pati pagkukwento ni Utoy ay nasira. Ay, tuloy po natin, mga kapatid. Tuloy po natin na medyo hanap lang po tayo ng isang magandang daan na walang gasinong binubuga si manong na pulbo. Mamaya doon sa may paahon dahil kargado po ang kanyang truck at maraming bakal po. Medyo lumalapit ako ng konti kaya medyo nag slow down po ako at baka mamaya salpak na pala ang aabutin ko. Ay inakaw, bangas lang. Mamaya-maya ako po ay pagpapatuloy ang aking aking pagdadaldal, ha, mga kapatid. O ay medyo focus po muna, iho. Ah, ay umovertake pa to si manong. Ay truck din. Ay, ayan na. Bumanat pa. Iyon. Ah, ay sadya. Ito po yung mga truck na malimit po dito na mga nagmamadali. Mga biheron truck po. Mag-iingat po kayo. At dito po sa kalsadang ito ay lagi pong hataw ang mga truck na yan. Dahil yan pong mga yan ay oras mo. Ang tinagtataka ko lang po dito sa highway na ito, yung mga truck po eh, yung mga mahabang truck po ay malulupit. Talagang lagi pong hataw. Parik po eh, laging pabiyahing bicol eh. O ito pa, overtake na. Nasa likod. Bibigyan naman eh. May truck din pala. Inang. Grabe. Siguro, pagkakataon ko na to. Let's go! Woohoo! Grabe, dulas no, no? Hindi ka na makaka-overtake, tatang. Wala na. Diyan ka na, ikaw na mapupulbuhan ko ngayon. Pulbuhan ngayon sa akin, tatang. Ah, ay, ripa. Baka
Kabanat pa si Mang Doro. Ito yung haripas na kalamay fish dealer kanina. Nga ka ngayon. Yan, pulbukan kita. Goodbye, fish dealer. Diyos ko po. Mataw ko ng konti para mahirapan ako kung abutan. At saka dun sa oras na yun, saka naman ako mag-slow down. Wala mga mamumulbo. Yun, nadali din yung mga Doro. Sabi ko sa inyo eh, minsan si Utoy nakakadali rin. Yung maliit nakakapuweng. Yung nga lang, malaki talagang bulag ka. Sadyang bulag ang abot mo.